Simula tayo sa pamamagitan ng napakagandang napakaganda good news pa, no? Napakagandang good news. Yan po eh, may lumabas na survey patungkol sa trust rating ni Pangulong Duterte. At mantakin mo, patapos na kanyang term. The only president with super high rating na patapos na ang kanyang termino. Wala ho talaga. No one can defeat this man. You know why? Kasi this man is true. Alam niyo, hindi ho perpekto si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, marami ho ding siyempreng medyo hindi niya nababantayan. Halimbawa, si Duque, ganyan. Pero if there is one thing na makikita mo ka sa kanya is the trueness. Yung pusong totoo. At saka, at the same time, hindi ho siya yung nagsisinungaling sa tao. Pag sinabi niyang may pera tayo, gagawa natin ng paraan yan. Ito, problema, ito. Kitang-kita mo eh. Alam mo, sabi nga nila, numbers, they don't lie. Yung survey ho, napakataas. First time in our history, ha? Huwag nyo na sabihin na ang greatest president yung ano, ha? Ito ho ang greatest president, si Pangulong Duterte talaga. 6 na taon. Yung iba, inabot na ng 2 dekada, 3 dekada bago nagawa yung dapat nilang gawin. Si Pangulong Duterte, 6 na taon lang. Imagine niyo na lang kung lumagpas pa ng 6 na taon yan, panalo talaga yan. Eh, yun nga lang, wala. Tumaas pa ang performance rating ni Pangulong Duterte ngayong buwan batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Oh. Mula 64% itong Setyembre. Grabe, ang taas niya na. 64 to 72. 10! Ay, mali. Robredo mat pala yun. 64 plus 70, ay plus 72, umabot ng 72 is 8. 8 points ang tinaas ni Pangulong Duterte. Imagine mo yun, ang taas nun ha. Hindi ho biro yan. At saka hindi ho yan ano, hindi ho yan yung minamagic-magic lang. Malaking bagay ho yan. Sabi ko nga eh, ginawa ito first week of December eh. Ano kaya yung nagpataas sa kanya? Imagine niyo, ano yung bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Yung batikos ng mga tao patungkol doon sa bakuna-bakuna na wala bakuna. Tapos 'di ba, naalala niyo, ibalik lang natin ng konti. Naalala niyo unang pasok ng bakuna? Sinisi ng sinisi si Pangulong Duterte. Bakit Chinese vaccine? Bakit ganito ang inano niyo? Bakit ang mahal ng bakuna? Bakit ganyan yun yun? Di ba? Puro ganyan. Naalala nyo nun? Binatigos ng binatigos yan. O, ano ginawa ni Pangulong Duterte? Sinabi niya totoo. Kinausap ko China. O, bakit? Ayaw magbigay nung iba. Nangako ang China magbibigay. So, nagbigayan na. O, nauna na kagad. At dahil doon sa Chinese vaccine na sinasabi nila sa Sinovac, marami yung nabakunahan. Alam nyo, even if sabihin na natin mababa ang percentage compared dun sa mga Western brand, sabi nga, eh, kung ano yung available, importante yun. At dahil doon, kita naman natin yung surge pagdating yung sa Delta ay hindi ganun kalala tulad ng surge ng ibang bansa. Kasi remember, anong pinagkaiba ng Delta tsaka Omicron? Ang Delta, matindi ang tama sa tao. Ibig sabihin, pag ikaw tinamaan, hospital ka. Okay? Pero ang kinagandahan, hindi naman sa kinagandahan, ang good side doon sa Delta, effective yung bakuna. Ibig sabihin, pag nabakunaan ka, hindi ka mahahawa masyado. Less yung percentage na mahahawa ka. Doon sa Omicron, kahit may bakuna ka, sapul ka. As in ganun. Matatamaan ka. Pero ang kinagandahan sa Omicron is ano siya, hindi ka masyadong magkakasakit. Okay? Especially pag ikaw ay bakunado o kaya boosted ka na. Pero kahit wala pa man din yun, ang explanation ng mga doktor, less po ang tama ng Omicron. Although, matindi ang panghawa ng Omicron. So what am I saying? Dati ho kasi nung nagsimula yung mga bakuna-bakuna na yan,
si Pangulong Duterte, patuloy lang niya sinasabi noon, ginagawa ng paraan ng gobyerno. Lahat ng batikos ng kalaban sa kanya, tubalbog lahat eh. Bakit? Isa ho tayo. Alam niyo ho ba yun? Isa ho, lagi ko nakakausap si Sec Vince eh. Sabi niya nga ni Sec Vince, isa tayo sa pinakamabilis magbakuna sa mamamayan nila, sa mamamayan natin. Hindi katulad sa ibang bansa, ang aarte. Oh, kaya nga ngayon eh, eto ah, walang biro, may bansang, ayun, sa bansang Amerika. Naghahabol ngayon sa bakuna eh. Bakit? Ayaw magpabakuna ng mga citizen nila eh. Eh si Pangulong Duterte, ano sabi niya? Ha? Ganda lang yan. Ayaw magpabakuna, ha? Mamatay kayo. Mamatay kayo, ha? Bakuna. Eh gulong kayo, wag na kayong labas. Si Pangulong Duterte lang ang kayang gumawa nun eh, na yung mga tao na pag sinabi yon, siyempre, may mga question of legality, and yet, naniwala ang tao, nagpabakuna ng madami. Diba? At dahil doon, hindi ganun ang tindi ng tama o hindi ganun ang hawaan pagdating sa, o sa Delta variant. O, diba? E, diba? I mean, nababalitaan nyo yung Delta variant, diba? Sa ibang bansa. Sa atin, tinamaan tayo, nag-surge. Pero, hindi ganun katindi. Oh, isa pa, ito rin yung panahon na kung saan eh binatikos ang ating gobyerno sa mga pabago-bagong patakaran, lalo na ho pagdating sa ano, ang binatikos ng binatikos ng gobyerno pagdating sa yung pag-uwi dito. Pero whether we like it or not, somehow na-sustain, na ano, napigilan ho yung pagkalat ho talaga. Kaya, palakpakan ho natin si Mr. President. At hindi pa lang din ho dyan nagtatapos. At syempre, dahil sa malasakit center na tumutugon sa mga kababayan nating alam na natin na nahihirapan, eh, ako, eto eh, ganito lang ho kasimple. Ha? Yung number na to, hindi mo ito mapepeke. Alam mo yon, hindi mo ito madadaan sa propaganda. Ano ibig sabihin nun? Yung maganda sa social media, pangit sa ground. Di ba? May ganun eh. Yun ang propaganda. Yung maganda sa social media, pakinggan, pangit sa ground. Eh hindi ho eh. Ramdam na mga Pilipino yung malasakit ng Pangulo dahil sa malasakit center. Kaya ako naniniwala ko dun. Dahil napakaraming testimony ng mga may hirap na ating kababayan na talagang natulungan ng malasakit center. At siyempre, salamat na rin ho kay Senator Go dahil siya ho ang pinaka-author ho niyan. Kung hindi niya ho yan, ginawang batas sa... Kasi ginawang batas yan eh. Para mapondohan din. Kasi nung una, yung malasakit center, I think... parang ginagawa lang is under the office of the president. Si Senator Go lang ang gumagawa nun. Siyempre, kaya lang, malilimitahan ang tulong. Ibig sabihin, kahit may pera ang gobyerno o may executive branch o yung office of the president, kahit pa paano, unti-unting mauubos yan. At pag naubos yan, patay, magre-reklamo iba, eh nagawang batas. O, diba? Eh, nung nagawang batas, napondohan. Kaya dahil doon, maraming salamat. Iyan ang Duterte Legacy. Nakasama si Senator Go. Palakpakan. Eh, si Robredo, kamusta na? Yung coordinator ng Bansang Pilipinas. Ang pambansang coordinator ng Bansang Pilipinas. Sige nga, alamin nga natin kung ang tao ay natutuwa sa kanya. Tumaas ito sa 72%. Panoorin natin. Bumaba naman ang approval rating ni Vice President. Ano? Okinawa! Bumaba from 48 to 43. Minus 10. Ay, hindi. Minus 5. Sa madaling salita, yung mga paandar niya at pautot niya na coordinate. Yung mga salita niyang iyong-iyong-iyo, walang nangyari. Walang nakaintindi. Ang gulo niyang kausap eh. Diba eh, bantakin mo, kumari ikaw manunood, diba?
Ang gulo ko nang ang kausap, magulo ka pa. Ay, wala. Sabi ko nga, alam mo, kung ako honestly ha, kung ako si Robredo, siguro bago magtapos ang taon o kaya bago magtapos ang termino mo, mag-resign ka. Bakit? Wala lang. Mag-resign ka kasi sabi mo, ako may delikadesa. Pababa ng pababa ng pababa. Pababa ng pababa ng pababa. So magre-resign na lang ako. Diba? Kasi mantakin mo. 48 to 43. Kawawa naman. Walang kwenta. Hindi. Ito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, meron namang oposisyon at oposisyon. Diba? Marami yan. Mula noon, panahon ni Gloria, panahon ni Marcos, panahon ni Pinoy. Lahat naman yan may oposisyon. Yung mga makakaliwang grupo, hindi naman naging ano yun eh. Ang makakaliwang grupo, forever na oposisyon yan. Hanggang hindi maupo si Joma season. Yan ay forever na oposisyon. Kaya tingnan ninyo, kahit sobrang oposisyon na oposisyon, yung mga nakaraang presidente, tinamaan talaga. Oh, syempre, nung naupo si ganito, si Gloria, inopos yan. Nung naupo si Ramos, inopos din yan. Nung naupo naman si Erap, inopos din yan. Oh, yung mga oposisyon, umaangat lagi ang ratings niyan. Pansinin niyo to. Oh, usually yung nananalong presidente na susunod eh medyo oposisyon. Actually, sa totoo lang, sinwerte-swerte. Hindi ako naniniwala sa swerte ha, pero sinwerte lang si Pinoy kaya siya nanalo. Dahil hindi naman sa swerte yung nangyari sa kanyang ina, pero in other words, hindi natin pwedeng ibigay yung credit kay Pinoy kaya siya nanalong presidente. Di ba? At totoo lang, dahil ho, siya ay may nangyari ho sa kanyang ina. Ganun nung kasaysayan ng Pilipinas, lagi yung oposisyon ng parang nagkakapwesto pagkatapos. Ngayon lang ho, yung ganito na sobrang taas ng presidente. Kaya nga yung isang laging dikit ng dikit kay presidente, yung parang taing dikit ng dikit, kahit tinataboy na ni presidente, dikit pa rin ng dikit. Isipin nyo, nakikinabang. Ganong kalupit ang karisma ni Pangulong Duterte. Alam mo, sabi ko nga, ang galing din, magaling yung ano na yun eh. Yung dikit ng dikit na yun. 6 na taon niyang pinlano yan. 6 na taon niyang sinipsipan si Pangulong Duterte. 6 na taon niyang pinalalabas sa tao na close siya kay Pangulong Duterte. Yun yung propaganda niya eh. Late na lang natin nalaman, kayo. I mean, ako doon, alam ko na. Late na lang talaga lumabas sa publiko na ayaw ni Pangulong Duterte dito. Na tao na ito. Pero 6 na taon niyang binunuyan na ano, close ako kay Pangulong Duterte. Oh. Kaya tuloy ngayon, nakikinabang. Tuloy! Ni Robredo mula 48%, naging 43% na lamang ito ngayong buwan. Tumaas naman ang performance rating ni na Senate President Tito Soto, House Speaker Lord Alan Velasco at Supreme Court Chief Justice. Tingnan mo, lahat. Ito, tingnan mo. Si Soto, tumaas. Si Velasco, tumaas. Ha? Yung Chief Justice, tumaas. Hindi ka ba mahihiya nun? Ikaw lang, Robredo, bumaba. Diba? Hindi mo ba nakakahiya yun? Isipin mo ha, 5 yan. 5 institusyon yan. Ikaw lang ang bumaba. Ang kapal ng mukha mo para sabihin mong ikaw ang tutulong o ikaw ang magbabangon ng Pilipinas. Diba? Ay, grabe. Robredo at saka siguro ngayon 'di ba ang alam ko campaign manager ni Robredo ngayon si Bamakino. Alam ko eh 'di ba kaya nga hindi tumuloy si Bamakino na Senado kasi magka-campaign manager siya kay Robredo. Bamakino.
meron akong payo sa'yo. Sa totoo lang, Bam Aquino, may payo ako sa'yo. Maganda siguro, bumitaw na kayo. Tapos sumuporta na lang kayo ng ibang kandidato.